Yan, mga kaergan, bago tayo magpatuloy, shout out muna tayo, mga kaergan. Shout out kay number one ko, Lucky Hunter. Yan, master sa pag hunting ng wild duck. Shout out kay Air Hunter Outdoor. Yan. MJD Hunter. Shout out sa iyo. Albay Hunter. Mark TV Channel. Yan. Marami tayong mga bagong kaibigan na dumalaw sa ating bahay. Eh sana tuloy-tuloy na mga kaergan ang pagbisita nyo sa ating munting tahanan. Shout out kay Nico Dionisio ng Rangayan. Rangayan, yung pogi dyan na hunter natin. At saka Chris Silang Vlog. Mga vlog nilang mga pagkain at saka magagandang tanawin sa ibang bansa, mga kaibigan. Subscribe natin sila. At saka kay Jerwin Rivera, ang pinaka taraki ng Kabiseria 22. Wild Spot Hunter, Sniper Kaibigan. Yeah, si Kaibigan Sniper, subscribe din natin siya, mga kaergan. 1mil.hunter, shout out sa iyo. At sa isa ring pogi na ating welder ng Kabiseria 5, si Jesus Sohor. Yan, shout out sa inyo, mga kaibigan. At sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe, mga kaibigan. Like, comment, and share para sa aking channel. Maraming salamat po sa inyo at sana'y dadami pa tayo, mga ka-hunter, mga kaibigan at mga kaergan. Morning, mga kaergan. Isang mapagpalang araw na naman sa ating lahat. Gagawa tayo ng buttstock ngayon para sa ating converted PCP na membran. Ganitong design ang gagawin natin, mga kaergan. Ang uunahin natin, papakita ko po sa inyo kung paano ang paggawa ko para sa mga gustong gumawa, magkakuha kayo ng konting idea, mga kaergan. Unang-una, mga kaergan, kailangan natin mag-prepare ng ating kahoy. Ayan, may mga iba't ibang klaseng uri tayo ng kahoy dito. Meron din tayong kamagong. Bali, dalawa pong gagawin ko dito. Isang regular standard na pang CO2 at saka PCP. Ayan. Unang-una, mga kaergan, para hindi tayo mahirapan. Number one, nasa atin dapat yung unit na ating gagawa ng bat para sa ating paggawa ng pattern. Yan. Dapat may makikita lahat yung ano para alam yung uma. O saan itatapat yung mga dapat na butasan at saka lagyan ng kanal, mga kaergan. Yan. Unang-una, pag sa baguhan, mas maganda po sa papel kayo mag-pattern. Tulad po nitong ginawa ko. Ito. Umari sa papel muna, mga kaergan. Kasi ito, isinukat ko na yan. Yan. Yan po yung trigger niya. Kung baga sa papel, makikita nyo yung mali nyo. Mas madali kayong mag-adjust. Ayan. Direkta na kasing ginawa ko, mga kaergan. Kung gusto nyo rin yung shortcut method, pwede rin. Hindi. Ganyan siya, mga kaergan. Kaya may mga markings na tayo rito kung saan natin ikakat. Yan. Kakat na natin, mga kaergan. Uh,
Anyway mga kaergan, marami tayong option sa pagkakat. Pwede rin natin gumamit ng electric drill, hand drill, butas-butasan natin na ganyan para mabilis yung pagkat. Kung may jigsaw naman kayo, okay lang. Itong jigsaw ko, medyo maliit lang, medyo mahina. Meron akong malaki ron. Kaya lang bumigay na mga kaergan, inaantay ko pa yung mga pyesa. Pero pag marami tayong project, ang ginagawa ko, pag napaturnan ko na lahat, pinapabanso ko na lang dun sa furniture para mabilis. Hanggang lima, ganun, anim, para mabilisan. Kasi mahirapan tong maliit pag ano, mga kaergan. Dito natin diretso na ikakat. Kaergan, nakat na natin siya. Pero yung sinabi ko kanina na markings natin dito, rinirimind ko lang mga kaergan, huwag natin dyan putulin ha. Ito yung pinaka bed nya. Higaan ng tangke yan. Kaya kailangan natin mag-adjust mga kaergan. Ayan. Ayan. Yung kanal natin, ito yung pinakalalim nya. Yung markings natin. Ayan. Kaya dapat dito tayo mag-cut. Kaya natabas na natin siya. Ang next step natin, medyo palinisin lang natin yung top niya mga kaergan. Yan. Dito sa taas. Pakinisin natin. Gumamit po ako ng trainer. Kung ano yung meron kayo, kahit katam lang na kuan, mano-mano o ano. Nasa inyo po kung ano yung pwede nyong gamitin. Kahit dito po sa kabila niya, pinalinis ko na rin po ng konti. Para ang purpose po kasi niyan, mga kaergan, kukunin natin yung center niya. Yan. Para di tayo mawawala, para equal yung pagtabas natin ng kabilaan. Importante yung makuha yung center niya mga kaergan. Ayan mga kaergan. Nagmarkings po ako sa center niya. Ayan. Kabilaan po yan mga kaergan, kahit sa kabila. Ang purpose kasi niyan mga kaergan, para talagang siguradong center yung pagkanal natin, paggawa natin ng graving niya. Huwag tayong magbebase sa gilid-gilid lang. Mas maganda yung diretso talaga. Tanggalin po natin yung salitang pwede na yan kung gusto po natin ng medyo mas malinis na gawa. Yan po. Ayan, gumamit po ako ng panukat para makuha ko yung kapal nito. Kinaliper ko po siya 19mm para alam po natin yung talagang saktong sukat nito. Kahit ano pong panukat, basta yung meron kayo na siguradong makukuha yung center niya. So, ayon sa ating sukat mga kaergan, ito po yung lalim niya. Nakakanalan natin. Ayan. Sa hammer type po kasi, at saka kahit din sa bolt action, unahin po natin yung tapat ng trigger. Start yun ang unahin na unahin natin. Kasi doon tayo magbebase yung talagang clearance niya rito. Dito. Baka nabutasan na natin lahat yan o ano eh. Masyado palang harap o nasa likod. Kaya kailangan muna natin i-final yung tapat ng ating trigger. Ayan. So, next step natin mga kaergan, eto. Sa trigger tayo. Magkakanal na tayo. Gumamit tayo ng rotor pang kanal. Ayan.
Pwede rin po yung chisel, paet. Depende po sa anong meron naman kayong gamit. Ayan. Ito po yung sa trigger niya. Ayan. Mas malinis lang kasi mga ka-airgun pag itong gamitin natin, router. Pwede siyang pangkanal. Ayan. Ito yung sinasabi ko kanina na center. Tapos, siyempre yung pagkanal natin dito, nasa gitna talaga kasi may center point tayo mga ka-airgun. Ayan. Medyo maalikabok lang tong ganitong trabaho mga ka-airgun. Airgun, lapat na siya. Huwag nating bibiglain sa pagkanal, baka sumobra tayo. Hindi na natin madadagdagan yung kahoy. Ayan. Unti-untiin lang natin habang nagkakanal tayo, makikita mo naman yung mga markings mo. Tapos tanggalin, tsaka tetestingin uli. Makikita mo kung ano yung pagsasayaran, kung may sayad pa, yon bawasan mo and then balik na naman. Ganun. Hanggang makuha mo yung talagang tamang lapat niya, mga ka-airgun. Ayan, tulad niyan. Lapat na siya. Magsasander na lang tayo, mapipinishing. I-play-planer natin ditong kabilaan. Mas huli po yung pagpapakinis ng gilid-gilid. Mauuna po yung kanal natin. Ayan. Subukan natin. Ayan. Ayan mga ka-airgun. Saktong-sakto lang. Tsaka dapat yung direction ng hammer mo. Pantay lang mga ka-airgun. Pantay lang. Diretso lang siya. Ka-airgun, tapos na yung pagkakanal natin. Yung pagkakanal ko. Ayan. Nagmarking sa ko ngayon para sa mga design. Ito. Gagamit tayo ngayon ng sander, mga ka-airgun. Sasander natin, mga ka-airgun. Yan, pinaliit ko itong mga ka-airgun. Ito. Tapos yung design niya rito, gumamit ako nitong sander.
dagger, gan magkaka-design na siya. Ganyan. Papantayin natin dito, tapos sa kabila ito lalalim dito. Ito naman ang pagtira natin. Dito mga kergan. Ayan mga kergan, ang nangyari sa ating pag semi finish sa pagdi-design. Nabanggit ko naman na gumamit tayo ng sander. Ito po yung outcome niya. Ayan. Lahat po ito sander. Sa butas nito, sa design nito, gumamit tayo ng router mga kaergan. So ang next step natin, yan mga kaergan, gagamit tayo ng file kikilp na medyo mag brown yung kulay nya, lalagyan natin and then yung sealer ulit, saka natin saka tayo mag glow gloss. Shala kung ano yung gagamitin natin mga kaergan. Itong backplate, may kamagong tayo dyan, tinapal natin dyan na hindi finish na ganyan, may mga sobra sobra yan. Tapal muna lang muna, kuhanin mo yung center dito. Ayan, kuhanin mo yung center dyan, yung mga sobra dyan, saka natin isasabay sa sander para talagang pantay na pantay siya mga kaergan. Malapit-lapit na mga kaergan. Ayan. So magkikikil muna tayo at saka sandpaper, magliliha tayo mga kaergan. Tulad ng nasabi ko, itong next na gagawin natin, yun, nakuha ko na yung may markings na ako sa ano, center. Kabilaan yan, 4RCO2 standard yan. Ganito lang kasi po ang gusto nilang kasimple. Actually depende sa gusto ng magpapagawa. Kahit gusto natin ng medyo bigyan ng buhay o design para magka-upgrade naman yung itsura nya, wala tayong magagawa. Kung gusto ng may-ari ng unit, eh simple lang talaga. Ang technique pang dadagdag natin mga kaergan, yan, susunog-sunogin natin yung mga surface nya. Yan, gagaspang kasi yan mga kaergan. Pag gumaspang yan, napakadaling i-finish kasi masusunog nyo na kagad yung mga magaspang na partes at saka lalambot at saka masisison na rin yung kahoy. Hindi tayo mahihirapan sa pag kikikil o pagliliha kasi gagaspang lahat yung ano. Pag binibilad kasi mga kaergan, minsan di natin may iwasan, baka mabibitak lang eh. Mainam na yung tik natin na to para siguradong hindi mabibitak yan. Tingnan nyo mga kaergan, gaspang yan o, ang dali, mabilis lang palinisin. Tanggal kagad yung kwan mga kaergan. Babalik din naman sa dati niyang kanyan mga kaergan, tulay na ano, yung panglabas lang naman yung nadadali dyan. Yan mga kaergan, karagdagang technique para sa ating pagpipinisin sa ating kahoy. Maglilihan na tayo mga kaergan using number 80 na sandpaper. Itong pulang kunin nyo yung para matibay.
mahirap mapunit. At saka pagkatapos niyan mga kergan sa 80 kahit 240 na. Yan. Saka natin siya isisiler tapos ibilad natin, liha ulit para maganda ang pagkatira niya mga kergan. Siya mga kergan. Gumamit tayo ng portable na acetylene. Yung MAC gas, hindi po siya yung Bluetooth na ordinary. Yung mas malakas po ang apoy niyan. Ayan. Pagkatapos kong nagsanding sealer, liha, and then sa ko sinunog-sunog yan, and then sealer ulit, saka tayo mag tatapkot mga kergan. For our painting procedure mga kergan, gagamit tayo ng air compressor. I-sprayan natin siya, bubughan natin siya. Gumamit po tayo ng food dressing Hudson. Ayan, kulay brown po siya. May mga kulay-kulay din, mga natural, pero brown po itong kinuha ko. Ayan, brown. Medyo, yan mga kergan, kulay brown. Para alam nyo rin kung ano yung ginamit ko. At saka sa tamang pagmimix ng acrylic thinner. Mas maganda pa sana kung uritin yung thinner natin eh. Pero yan ang meron tayong stock. Ayan. Ito ang outcome niya mga kergan ng ating first coating. Talagang malinis tignan mga kergan pag dumaan sa tamang proseso. Basta't maliha ng maigi, and then sanding sealer, then liha ulit. Yan. Titirahan po natin ng isang beses mga kergan. Mga kergan, tapos na yung final coating natin.